Si Sheikh Salamat Hashim ay ipinanganak noong July 7, 1942 sa barangay Kudal, Pagalungan, Maguindanao. Galing siya sa isang religious family at angkan ng mga datos sa Maguindanao. Lima silang magkakapatid, apat na lalaki at tatlong babae. Unang naging guro na Sheikh Salamat ang kanyang ina. Sa edad na 6 na taong gulang, siya ay formal na nag-aral sa isang public school. Natapos niya ang pag-aaral sa elementarya noong 1954 with honors at secondary education noong 1958 with honors. Nag-enroll din siya sa isang madrasa at may klase tuwing Sabado at Linggo. Natapos niya ang Ibtidaiya kasabay ng pagtatapos din niya sa high school. At noong 1958, si Sheikh Salamat ay kabilang sa grupo na nag-hajj sa Mecca. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mamalagi at nag-aral sa Mecca sa loob ng pangangasiwa ni Sheikh Jawawi. Lagi siyang pumapasok sa halakat na ginaganap sa Masjidul Haram at nag-enroll siya sa Madrasa to As-Sulatiya Ad-Diniya. 1959, siya ay tumungo sa Cairo, Egypt at nagapagtapos sa Al-Azhar Mahad Al-Buth Al-Islamiyya As-Sanawiyya noong 1963. Samantala, nag-enroll din siya sa Al-Azhar College of Theology sa isang bachelor's degree program, major in Akida at Philosophy, at nakapagtapos noong 1967. Si Sheikh Salamat ay naging interesado din sa pag-aaral ng English language at nag-enroll din ito ng British International Correspondence School and American University sa Cairo. Si Sheikh Salamat ay isang active student leader ng Philippine Students Union in Cairo. At ang pagsali nito sa iba't ibang aktibidades ng mga estudyante ay nagsilbing pagkaka-expose nito sa revolutionary trends, maging Islamic at secular, na bantog sa Cairo sa panahong iyon. Namulat ito sa colonial oppression ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam na patuloy na naghihirap sa Mindanao noon. Ito ang naging transformation sa kanya bilang scholar at Islamic revolutionary. Naging influential kay Sheikh Salamat ang contemporary Muslim thinkers na sila Sheikh Kutub at Al-Ikhwan Al-Muslimun at Sheikh Abul Ala Maududi ng Jamaati Islami. Lubos na tumatak sa isipan ni Sheikh Salamat ang mga isinulat ni Sheikh Kutub na nagpanday sa kanyang pananaw sa Islamic political beliefs. Malaki ang impact ni Sheikh Kutub at Maududi upang ito ay ma-inspire na itanim ang butil ng Islamic Revolution sa Bangsamoro Homeland. Natapos din niya ang master's degree noong 1969 sa nasabing pamantasan at nakompleto din niya ang academic requirements para sa doctoral degree. Ngunit hindi niya natapos ang pagsusulat ng kanyang dissertation dahil umuwi ito ng Pilipinas at inorganisa nito ang Moro Revolutionary Movement. At nang ito ay makabalik sa Pilipinas taong 1970, sa kanyang bayan sa Pagalungan, naging undercover nito sa kanyang misyon ang pagtatrabaho nito bilang isang provincial librarian sa North Cotabato. Sa pagbuo ng Moro National Liberation Front, si Sheikh Salamat ay founder member ng nagsilbing first chairman ng Cotabato Revolutionary Committee, ang committee na in charge sa foreign relations. Gamit ang kanyang contacts at connections sa Middle East, si Sheikh Salamat ay nakuha niya ang atensyon ng mga Muslim world para sa Bangsamoro struggle, para sa decolonization ng Bangsamoro homeland, at nagbunga ito ng moral, political at material support sa Moro National Liberation Front. Bilang isang tao, si Sheikh Salamat ay lubhang seryoso sa lahat ng anumang bagay na kanyang ginagawa. Bilang isang alim o Islamic scholar, kahit na nasa jungle base ay meron siyang library. Isa siyang mahusay na manunulat, lecturer ng Arabic, English at bahasa Maguindanaon. Ilan sa kanyang mga naisulat na libro ay ang Bangsamoro Mujahid, His Objectives and Responsibilities. Si Sheikh Salamat Hashim
ay naging membro din ng Moro National Liberation Front Panel Negotiating sa pakikipag-usap nito sa Marcos government noong 1975 at 1976.